So our presenter for today has been working in the sector of manufacturing and automation for 15 years. He has been the maintenance department head and HSE officer of his company. And he completed international certifications such as NIBOSH and HSC Engineering. He is also one of the pioneer members of PhilSA when we started 2 years ago and currently a PhilSA officer po in our Ways and Means Committee. So let us all welcome our presenter for today, Mr. Fortunato or Jerry Bermudez. Sir, good afternoon po. The floor is yours. Thank you, ma'am. Salamat sa introduction. So, pwede na tayong magsimula. Sige lang po. Screen. Disable yung share screen, ma'am. Okay. Ah, okay. Okay na po. Na ano ko na ulit. Sorry. Okay, start na tayo. Welcome doon sa mga participants. Hopefully na maging malinaw itong ano, training na to regarding this household appliance safety standards. Siguro doon para sa iba, medyo bago ito. Pero actually, madalas naman na nating nakikita eh. Hindi lang gaano napapansin. Okay, bago pa tayong simula, disclaimer lang, ano man yung mapag-usapan natin dito, based lang din to sa mga experiences and opinion, and we do not represent anything ako, either dun sa entity or company na kinabibilangan to. Okay, to start with, ito sinabi natin dito, our houses or workplace are full of electrical appliances. So itong mga ito are nagpo-pose ng mga hazards or yan or danger na which can lead to fires, tapos severe injury or even death. Sir Jerry, excuse me po. Iba yes, po yung yes, naka-share na screen. Puro mga files po yung nakikita namin. Ay, ganun ba? Sorry, opo, sir. Opo. Opo. Wait lang. Eto, sir. Kita na. Hindi pa, sir. Ikaw yung nakikita namin. Gandang lalaki eh. Ano ba nangyari? Baka sir, ikaw yung international standard. patulong na lang tayo kay admin. Wala. Yes, ma'am. Ano nga saglit? Sige lang po. Baka meron po kayong file dyan. Share nyo lang po. File? Pagka-click nyo po nung share screen, dapat naka-appear ho yung PowerPoint mismo doon sa selection kung ano ho doon yung gusto nyong i-share sa screen. Okay, saglit lang.
Nakita niyo po, sir? Kita ko na. Nasa desktop. Nilipat na sa desktop. Wait na. So, abang inaantay po natin yung presentations, once again, sa mga bagong dating lang po, no? Good evening sa ating participants na nasa Pilipinas and good afternoon po sa mga andito sa UAE. Okay na po, sir. Nakikita na namin yung slides. Naka-mute po ata kayo. Okay na, ma'am. Kita na? Okay na po. Kita na po. Okay. Sorry sa ano. Okay. Okay, ulit, welcome dito sa topic natin for today, yung household appliance safety standards. So, ito, kadalasan, yun nga, gaya ng sinabi ko, madalas naman ito, karamihan naman ito meron sa atin sa bahay or sa workplace, pero hindi lang masyado nabibigyan ng pansin. Kasi akala nung iba, hindi naman siya ganun kadeligado. So, as an introduction, our houses, workplace are full of electrical appliances. So, some of them in particular are heaters, dryers, or electric blankets, which can be hazardous if used incorrectly. So, household electrical appliances include wide range of products. Itong TVs and computers, mostly categorized ito as consumer appliance. Pero mamaya itatake lang natin yung mga most dangerous appliance na meron tayo sa workplace, particularly sa mga pantry or even sa household. Now, bakit siya kailangan bigyan ng pansin? Isa ito kasi they pose a risk of electric shock, fire, or severe injury. Depende sa klase ng appliance or equipment. So it is important to follow talaga yung safety precautions na mandated ng manufacturer and make sure na yung use of it is as accordance doon sa user's manual nila. Actually, ano naman yan, dinidetalya nila lahat doon kung paano gagamitin. So, dahil nga dito, itong mga household equipments na to, siyempre, nakikita lang natin ang mukha ng mga hot plate cookers. Lalo na dito, ginagamit yan pag timpla ng mga tsaa. So, ang impact niyan, pagka nagkaroon ng problema, ito, base sa na research natin, over 700 people or worldwide are killed each year as a result of fire and electrocution. The cause of it, yun nga, yung faulty electrical circuit, misuse of the equipment, poor designs and safety features. So ano nga ba yung ano, yung bang mga gamit na yan na meron tayo sa pantry or sa kitchen are safe, gano'n ba siya ka-safe? So meron yung mga governing guidelines or safety standards na nilabas ng IEC or yung International Electrotechnical or Technic Commission, which is ang nagko-cover ng household appliance standards is yung IEC 6335. Ito,
for electrical appliances, household, purpose, yung ratings na 250 volt for the single-phase appliances and 480. Then meron pang isa, yung 60730 safety standards for household appliances na based naman dun sa mga mechanical, electrical, or electronic, or environmental, and EMC, kamukha ng mga microwave oven. Siyempre kasama dyan kung magkaroon ng yung mga, includes yan yung mga fail-safe operation. If magkaroon ng abnormality, dapat gagana yung safety. Then meron din yung isa, yung IEC 62368. Ang focus naman nito is hazard-based safety engineering, which means na yung mga potential hazardous energy sources and the mechanism that could allow energy transfer from occurring are identified. Or hindi, kailangan maprotektahan din yung mga user o hindi siya magkaroon ng transfer doon sa gagamit. Then meron pang isa, yung NSF ANSI or 18. So manual food and beverage dispensing equipment. So itong mga standards na to, ang pinaka ano niyan is more importance on functional safety. So ito yung mga definition, protecting a user from technology. So alam naman natin ngayon, naglabasa na yung mga smart devices, pwede mo na i-control yung water boiler mo or yung air conditioning mo through IoT. So then systems that leads from freedom of unacceptable risk or injury or damage the health of people. So kailan yung functional safety masunod yung base sa IEC 60335. Then, isa sa mga definition nito, safety system consists of one or more safety functions. Ito yung mga fail-safe. Pag hindi gumana yung isa, dapat meron pang backup. Then, sa mga operational naman, define then to give the operators far better operational metrics. Or control first aid case. So, i-discuss natin yung IEC 60335. Gaya na sabi dun sa previous page natin, it deals with the hazards such as electrical, mechanical, thermal, fire, and radiation of appliances. Siyempre, doon sa mga equipment, lalo na kung titingnan natin, dapat nandun yung mga, sinama rito yung mga marking and instruction eh, kung gaano ba, ano ba yung level of hazard ng ganong klase equipment. Suppose, lalo na ngayon yung microwave. So, dapat meron siya mga pictograms or safety stickers. Tsaka may information or details doon sa mga nameplate niya. Then, protection against access to live parts. So, yung user, wala dapat siyang access doon sa mga yung mga hazardous or dangerous big sabihin nito, yung mga yan, yung mga kamukha ng mga kuryente, no? So, or ano man yung dangerous dun sa equipment na yon. So, dapat hindi nila ma-access yun. Then, starting motor-operated appliances. So, kailangan, once na plinag-in nila yung ng user yung appliances or equipment, in a push of the button lang, wala na ibang dapat galawin yung user para stay away sila dun sa danger. Then kasama ito yung power input and current. Dapat detalyado yan, nakadetalye yan dun sa nameplate kung ano yung power input, kung 220 ba yan, 110 and current. So kasi gagamitin mo yan, kailangan meron kang ang sinasabi kasi rito sa
yung bakit kailangan mo malaman yung current niyan is para ma-size up mo yung correct interrupting device kamukha ng circuit breaker. Then heating. Dun sa heating, ito naman ang ina-emphasize dito is if in case na halimbawa nagkaroon ng abnormality kamukha ng mga hot plate heaters, hindi bumigay yung o hindi nag-open yung thermostat. So magkakaroon ng overheating dun sa hot plate. So kailangan yung mga wiring dun or yung case niya, hindi siya basta mag-melt. So kailangan ito mas itong mga to itong bagay na to masunod doon makita natin doon sa mga appliance na meron tayo. Then leakage current and electric strength. So base dito sa 63335 meron silang value na binigay eh. Sa mga yung leakage current is somewhere around 4 millivolts. So dapat hindi siya lalampas doon. Kaya nga importante, kaya nga minention dito yung input and current mo. So kailangan yung pag sinizing mo kasi yung circuit breaker, dapat i-consider mo yung leakage current niya, kung ilang kiloampere dapat magti-trip yung ano mo, yung circuit breaker if in case na magkaroon ng leak from line to ground or neutral to ground. Then overload protection. Dito kasi sa ating kasi ano eh madalas hindi tayo gumagamit ng ELCB, bihira, mostly yung MCCB lang. Pero dito kasi ito kung titingnan natin doon sa mga equipment na meron tayo, pero kasi mga equipment na nilagyan na nila ng overload protection eh, either thermal or electrical electronics or electrical method para mas protection pa, especially doon sa mga motor driven appliances, kamukha ng mga washing machine. Then abnormal operation. Ano ba to? Ang ibig naman sabihin nito, kung if in case na isa sa mga safety or nag-malfunction, ano dapat ang state ng ano ng equipment. So itong regulation nito dapat masunod dito doon sa mga nagde-design ng equipment. Then radiation toxicity and similar hazards. Kamukha no sa mga microwave or yan yung mga vacuum cleaners. Ano ba yung mga pwede lang kamukha ng vacuum cleaners, ano lang ba yung mga pwedeng i-suck up or i-clean up? Kasi meron kadalasan nangyayari nga pati yung flammable na na ginagamitan ng vacuum sa paglilinis. Then clearance and three-page distances. Ito inaano naman ito sa mga wirings doon sa loob ng equipment, yung mga clearances niya normally nasa mga 4 millimeters. Then meron yung isa pa yung standard na nabanggit ko nga, yung 60730 classified as appliance software. Kasi kamukha ngayon meron na tayong mga smart devices. Kung makikita nyo yung mga bagong equip appliances ngayon, puro dipindot na. So ano yan, pinogram na nila yan, then meron siyang software. So dapat yung software, ang ano kasi dyan, pagka in-start mo yung device mo or yung gamit mo, suppose like ng washing machine, dapat i-scan niya muna yung mga safety device. Yun ang routine ng software eh. I-scan niya muna kung lahat ng mga safety device ay nag-respond base doon sa system o sa
system of operation niya bago mag-push na, bago siya magbigay ng go ahead signal na okay lahat, papunta ron sa pag-start ng motor. Ngayon, ito meron siya mga category. Class A, control functions that are not intended to be relied upon for the equipment such as humidity controls. Itong mga humidity controls or lighting controls, timers, hindi naman siya safety device. Kung software driven 'yan or merong external timer na ginamit, pinapresume lang nito na if in case halimbawa in certain duration of time at hindi nag-respond yung isa sa mga external circuit, especially if timer, if mga interlock, so dapat mag-throw na ng fault yung CPU doon sa display na merong problema. Ganun din sa humidity control, kung indicate siya na above or low ka doon sa set point mo, so dapat merong mga indication. Pero hindi mo siya pwedeng sabihin or mag-relay ka na safety device siya. Indication lang siya. Then meron yung kinategorize sa class B, which is in control functions. Ito na yung kadalasang baseline nila sa baseline sa household appliance safety, yung prevent unsafe operation of controlled equipment. Halimbawa, kung yung isa sa mga water heater mo hindi nag-fail yung safety thermostat, dapat ma-prevent na yung second circuit yung pagtaas pa ng temperature. Kasi merong mga electronic devices ngayon or mga electronic heaters na pagka diba, nagkaroon ng failure yung thermostat, hindi na siya gagana eh. Yun ang advantage ng mga software oriented na home appliance. Then class C, yung control functions that are intended to prevent special hazards. Ito yung mga malalaking water heater systems na unvented. Iba naman yung safety devices na ginagamit dito. Yun nga, yung malalaking water heater, meron ng mga bukod sa thermostat, meron pa mga pressure relief valve yun. And major home appliances such as washing machine, dishwashers, dryer, refrigerators, ito are nasa mga class B classification. Then punta na tayo dito sa kasi meron talagang tinatawag na mga most dangerous household appliances. One dyan, ito nga. Yung kanina ko pa binabanggit, dito sa atin sa UAE marami nang gumagamit ito eh, pero actually may mga hindi lang siya pwede ka mag-cause ng burns or fire, kasi ang nagiging problema rito pag in-assess mo to, maraming hindi nakakaalam paano gumagana ito, or maraming hindi nakakaalam ang cut-off niya nandito banda. Kaya minsan, may depende sa model or depende sa manufacturer. Meron silang makikitang mga tube. Meron ko makikita ng tube dito sa loob eh. So, ina-absorb niya yung steam na doon sa thermal switch. So, in due time, siyempre, kapapainit mo ng tubig, nag-accumulate siya ng, nag-scale din siya. Kaya nga yung mga steam boiler, merong mga, merong this scaling additives para ma-prevent yung scaling doon sa mga safety devices. So ngayon nagkakaroon ng scaling banda rito. Pagtagal magugulat ka na lang, hindi na siya nagka-cut off. So yung tubig na pinapainit mo hanggang ma-reach niya na yung na-reach mag-over ka na rin sa boiling point ng tubig, nagiging superheat na siya. So
ang tubig kasi pag naging superheated yan, medyo violent na siya. So, pwede siyang magkaroon ng expansion. So, pagka ganon, na-notice nyo na nagpainit ka ng tubig, which is expected mo dapat within a minute lang, o 2 to 3 minutes lang, mainit na yung tubig mo, hindi siya nag-cut off. Palitan nyo na, or kung ayaw nyo pa naman palitan, hanggat maaari sa mga ganitong equipment, hindi siya kailangang iwanan. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan mag-fail yung thermostat dito. Kasi walang secondary, wala siyang secondary safety. Nagbabase lang siya doon sa thermostat. Kahit na misa maririnig mo yung mechanical system niya, nag-click na, nag-open, pero yung power nandun pa rin. So, if in case na ganun, kailangan palitan na lang kaysa magkasunog pa. Ito, dito madalas gamitin to. Marami nito sa mga pantry dito. Kahit sa amin, meron ito sa kumpanya namin. Ang problema naman nito is una, minsan yung nabiling equipment tapos depende doon sa ipapainit na halimbawa kasi dito madalas ginagamit sa pagtimpla ng tsae yung sa mga takore. Malaki yung kaserola pero hindi naman size up yung ilang kilowatt siya para doon sa takore niya or sa dami ng tubig. Iniiwanan ito hanggang sa yun na nag-overburn na yung yung hot plate tapos yung thermostat niya nagkakaroon na rin ng problema. Ang sensor niya nandito sa loob, mechanical type siya. So minsan nagja-jam yun, hindi siya bumibigay. Kaya minsan mapapansin niyo yung problema or yung pagmelt ng mga cable. So diyan na dito kasi Hello. Oh, malinaw ba, ma'am? Dinig niyo ako? Medyo na-interrupt yung internet ko. Okay na po. Okay na. Okay na. Sige. So, ito kaya siya isa sa mga dangerous household equipment. Next is yung refrigerator. Kasama yan. Bakit? Bakit siya napasama sa dangerous household? Meron kasi mga cases na nagli-leak yung compressor which is located at the back of your fridge. So pagka nagkaroon ng leak yan at lalo na yung mga gas na ginamit is CFC or HFC na which is highly flammable. So pagka na-expose yan sa mga open electrical circuit, pwede siya mag-establish ng fire or kasi yung fridge compressor pwede siya maging reversible, pwede siya maging vacuum. So possibly na magkaroon ng rito ng explosion or kung hindi bumigay yung mga safety circuit niya sa high pressure, pwede mag-explode yung piping. So meron siya mga hidden dangers. Ito ginagamit din natin to. Bakit delikado siya? Kung mapapansin niyo dun sa opening page natin, yung NSF, no? Yung NSF or ANSI 18. Ito kasi nag-a-attract siya ng mga bacteria. Kaya kung makikita niyo dun sa mga mall o sa mga home appliance center, may mga iba't ibang design na yung water bottle nasa loob na tapos ito meron ng naka
insert na siya doon sa loob. Tapos ang mga bot, mga push buttons nasa ibabaw na. Pero ang problem dito kasi ang problema nito is yung leap dito, no, yung leap ng ano ng kung saan mo ipinapatong yung bote. Wala naman siya ibang protection para ma-prevent yung ano yung mga alikabok na kakapit diyan. Tapos doon sa dripping pan niya sa dito sa baba, minsan hindi naman nalilinis 'yan. Meron kasing mga ano, mga cases na pinababayaan lang nung cleaner, o lalo na kung hindi sa opisina naka ano to, naka-install sa halimbawa sa workers area. Bahala na kung sino yung magtatapon ng tubig eh. Kaya pagka alam mo kung matagal na siyang hindi nagagalaw, although umapaw siya, napapalitan, pero nagkaroon na ng molds. Nag-molds na rito. So, yung molds na yon, delikado rin yon kung ano, kasi nga, yung, doon nga ito, sabi rito, karoon ng, pwede siya mag-breed ng germs or bacteria. So ito dapat yung, pala ano, dapat pala chair ano no, regular yung pagpapalinis. Oh sir, kailangan talaga regular na linisin 'yan. Actually sa ano eh yung mga kamukha rito, meron kasi yung 'di ba alam mo yung water cooler no, yung may mga grip po na push type. At dito sa mga dito ano eh sinasama nila sa inspection 'yan eh kung regular ba nalilinis yung ano, yung water cooler or kung may dispenser, hinahanapan ng record. Totoo. Kasi nga pero hindi na natin i-record yung testing niya na. hindi na. Alright. Ngayon, ito yung ano, isa sa mga household appliances or even sa offices natin, sa workplace na pinaka-delikado talaga sa lahat. Itong microwave oven. Kasi ano to eh, although nagpapainit ka ng pagkain mo rito is through radio waves, no? Or radiation. May mga cases na talagang delikado siya. Ito nga, sinabi rito is injuries can occur around people's hands and faces as a result of hot water erupting. Kasi yung iba nangyari, ginagawang ano eh dito nagpapainit ng tubig magtitimpla ng kape, walang pili yan, any nationality. So yun nga, lack of information sa paggamit ng equipment. Kaya merong mga version nito na ano eh eto ka mga dito sa photo natin, keypad na siya. Ipe-press mo na lang kung naka-preset na yung ano, yung time kung anong klase yung ipapainit mo. Eh pagka tubig tapos ilalagay mo sa 5 minutes, eh ang standard nito lalo na pag sa testing ng microwave, within a minute lang magbo-boil na yung tubig mo eh. So kung more than that, nag-superheat na, so pagkuha mo nung ano, nung cup mo na may hot water lang, pagka na-disturb mo yung movement ng tubig, pwede siyang mag-splash o na severe burn na. So ito ay ano natin to, kasi nga sa pinaka delikado, bakit ba, ano bang dahilan? Una kasi yon yung kanina, yung short talks natin kanina, yung mga plastic, no? Kasi ang microwave oven, pagka ano, yung iba kasi nagpapainit ng pagkain dun sa mga plastic, pero hindi natin alam kung anong type of plastic yon. Normally, ang education yan, kung makikita nyo yung recycling logo sa likuran ng plastic container, nandun nakasulat yung triangle na may na arrows, then may number sa gitna. So isa yun sa mga indication kung anong type ng plastic yun ba, eh
applicable ba siya paglagyan ng pagkain para ipainit sa microwave o hindi. So meron siya mga classes, type 3, type 6, type 7, kamukha ng PVC, polyesterin, tsaka polycarbonate. Although itong kamukha ng polycarbonate, ano naman siya sa init, pero hindi naman siya design para sa radio waves. Then merong isa, meron pa, merong plastics na ito, yung PET. Polyethylene, then HDPE, tsaka, sorry, isa rito yung type 4 is, ano to, low density polyethylene. So kadalasan nakikita naman natin itong mga materials na to, yung mga bottled water, pero hindi sila pwedeng ano eh, hindi siya safe para sa pagpapainit ng pagkain kung diyan mo ilalagay. And the best talaga yung type 5 na polypropylene material na plastic. Ito yung kadalasan natin nakikita na yung mga black plastics or canister na nakasulat is microwave safe. Pero kung ano, kasi itong mga type 5 na plastic, meron din siyempre yung mga limitation yan. Although hindi naman sila basta-basta natutunaw sa ano, sa init or sa ano ng microwave. Siyempre may mga limit din yan. Kung ilang number of times mo lang ano, gagamitin. Kaya nga yung iba sinasabi doon, disposable din siya. So kung ayaw mo naman gumastos ng ano, at gusto mo rin na safe din yung pagpapainit mo ng pagkain sa microwave, ito na lang, yung glass or ceramics. Yan yung mga design talaga sa ano, sa food canister pag ilalagay mo sa microwave, yung yan yung mga Pyrex. Ngayon, yung FDA, nag-set sila ng standard limit kung ilan lang yung amount of microwave radiation if in case na magkaroon ng leak, which is 5 milliwatt lang of microwave radiation per square centimeter at a distance of 2 inches. So, ito, this limit is far below the level known to harm people. Pag lumampas ka na rito, ibig sabihin, wag mo nang gamitin yung microwave oven mo. Meron mga nabibili sa ano sa market, mga test kits or instruments para ma-detect. Ngayon kung ano, pwede doon sa mga HSC officer kung kasama yan sa scope o kung sa company ka naman, hindi. Pwede mo nang i-request sa maintenance yan eh, para chicken. Kung halimbawa, depende sa age ng microwave oven mo, para lang makasiguro. Then, meron ding isang ano ang WHO rito, food cooked in a microwave oven is the same as nutrient value as food as cooked in conventional oven does not become radioactive. Kasi minsan napapag ano nila to eh, nagkakaroon ng misconception. Hindi naman yan, kaya nga merong guidelines eh, yung sa household appliance safety, para ma-limit ito, ma-maintain hanggat maaari, hindi siya ma-prevent yung leak. Meron ako ano no, yun sa polypropylene. Yung nabanggit ko kanina. Kasi yun nga, nagtrabaho ko dati sa battery recycling plant, no. At yung mga casing ng mga battery, used dead asset batteries, no. Yung mga, ang casing niyan made from polypropylene. Ngayon, isa sa mga byproducts nung ano, nung recycled plastic packaging ng batteries. Yan yung ano, yung microwavable na ano, no. Ngayon, hindi kaya nakaka ano yung sa safety yon, dahil syempre ang source noon battery na may mga lead, mataas na lead content, no. Tapos i-recycle siya. Tapos gagawin natin siya ngayong ano, pang microwavable na ano. So hindi, wala kayang epekto yon. Ang ano niyan,
Ano kasi yan, sir, eh, pagka merong mga recycling, mas mataas yung virgin material ng polypropylene. Oh, mas mataas yung ano, kasi kamukha sa experience ko dun sa mga sa previous company ko, kamukha sa polycarbonate, no. Polycarbonate pa rin yung ano, yung bottle na ginagawa, pero mixture of ano siya, recycled tsaka virgin material. So mataas pa rin yung ano, yung ratio ng recycled tsaka virgin material. Pero kasi merong mga company na sensitive sa ano eh, sa mga ganitong issue, hindi sila gumagamit ng ano, ng recycled. Ginagamit nila yung virgin material talaga. Dapat pala ganun, no? Kasi iyan sa ano eh, isa magandang malaman natin yung source ng ginagamit natin ano. Pag magagamit ng microwave tayo, 'di ba? Gagamit microwave, tapos yung gagamitin natin na source yung plastic packaging na and plastic recycled na po, polypropylene. Then medyo nakakaba kung pamit kung alam mo kung aware ka, no. Nakakaba na i-reuse siya o gamitin. Tsaka yung ano, yung iba kasi may mga tao na ano eh, nagpapainit din, nag-hit ng food sa ano, alam mo yung aluminum foil, which is hindi dapat kasi hindi naman siya dinesign sa ano eh, sa kamukha nung aluminum foil na merong umuusok yun. Coating. Oo, mayroong coating. Ang problema niyan, hindi lang basta usok. Pagka inilagay mo sa microwave, umaapoy yan. Kasi mayroong isang incident na yan na-encounter ko rito. Mabuti na lang, nandun din ako. So, umapoy talaga siya sa loob ng microwave. Kaya nga, ano eh, importante talaga na aware yung tao sa pinagbigyan mo ng equipment. Alam nila kung paano gamitin. Tsaka yung mga type lang na pwedeng, ano, ilagay dun sa loob ng appliance. Alright, thank you. Okay. So, yung iba, eto nga, nagtataka, paano ba nangyayari yung pagpapainit ng ano? Sabi nga, through radio waves. Meron tayo isang ano ron, sa loob ng microwave oven, ito yung ano, ito yung nagbibigay sa iyo ng radio waves. Tawag dito ano, magnetron. So, ano siya sa meron siya mga ano siya sa loob. Meron siyang diode sa loob eh, na mag-emit ng light para mag-propagate yung microwave frequency. Tandaan natin, yung microwave is nagpapainit tayo ng pagkain based on frequency. Kaya kung makikita nyo yung nameplate niyan sa likod, halimbawa, size ng 1 liter, nakasulat doon kung ilan yung capacity niya or yung frequency niya. Minsan, ano, nasa mga 2.5 MHz, mga ganon. So, ito yung, ano, ito yung device na nagbibigay ng, ano, ng radio frequency para makapagpainit tayo. Bakit talaga siya delikado? Kasi para makapag-produce tayo ng ano ng tinatawag natin na radio wave, kailangan natin ng high voltage. And excite ito ng high voltage. Nasa mga 7,000 volts or yung iba nga 14 kV. Kaya pagka nagkalimbawa doon sa mga ano sa meron ito sa opisina or sa bahay, pag naglolo ko na yung microwave, do not attempt na kayo yung magbukas. Kasi merong mga procedure na ginagawa rito. Kasi nga, ano eh, in-excite nga siya na, gaya nga sinabi ko, ng 14,000 kV na high voltage transformer. Tapos meron pa doon na high voltage capacitor. Yun ang pinakadeligado. Kung imagine mo, hindi ka naman trained, tapos bubuksan o kayo yung gagawa para lang makatipid kayo sa pagpapagawa, eh ikamamatay mo pa. Diba? So kung tingin nyo, duda kayo or nagkaroon ng problema, pa-check nyo din sa mga ano, sa mga familiar na ganitong klaseng equipment. Then ito yung ano, dito sa picture natin, meron yung yun nga, yung mga may nabibiling instrument para lang ma-check yan.
yung microwave oven or radiation leak tester. All right. So ito, oven toaster, kasama to sa ano, meron din yan, karamihan sa mga bahay, meron yan. Kung maalala natin dati, pagka naglagay tayo ng gusto mo mag-toast ng bread, pagka may mararamdaman kang shock pagka itinapat mo yung kamay mo rito sa ano eh, sa taas eh. Or yun mga lumang version kasi, hindi siya ganun ka-protected. Masyadong vary yung mga cable na ginamit tsaka yung heater dito. Kaya nga minsan pagka sa pagka poor yung design ng equipment na nabili, nagko-cost talaga ng electrical shock. O kaya ayan, death dahil dun sa electrocution. Ito, dishwasher, kasama siya sa household appliances na isa sa mga dangerous din. Bakit? Una-una, electricity and water, no? So dapat yung gasket or yung ceiling design nito maganda. So hindi dapat mag transfer yung yung tubig doon sa mga electrical devices niya na nasa loob. Then yun nga, yung seals nito dito naman sa pinto, dapat yan nalilinis. Parang sa refrigerator natin kasi nagpo-form din siya ng bacteria or fungus doon sa ano eh, gawa ng moist. Ngayon, kinategorize nila to na maging dangerous kasi merong isang incident na nangyari sa UK na yung kutsilyo niya na instead na naka-pointed down yung ano yung kutsilyo, naka-pointed up siya. So siguro nadulas yung ano doon yung tao, yun yung tumusok sa kanya sa ano niya. Sa kanya na ikinamatay niya. Then ito, pressure cooker. Ito, isa din ito sa pinakadelikado. Ito, kailangan lagi itong chine-check. Gawa nga nung ano eh, high internal pressure created sa ano sa loob ng pressure cooker. Ang relief valve niya is nandito. Merong mga version na dalawang relief valve. Yan ang mga magandang gamitin. Ngayon meron namin mga lumalabas na ano na highly high-end na kumbaga tawagin na may mga fail-safe operation na kasi ito ipapatong mo pa sa ano to eh sa mga sa mga oven or stoves. So ito kailangan kung meron tayo dito sa bahay, syempre mga Pinoy gumagamit nito. Pampalambot ng ano bulalo. So itong pressure relief valve dito, kailangan 'yan ano, nililinis niyo rin 'yan. Na-check. Kasi pagka hindi 'yan nag-open, na na-develop yung steam sa loob. 'Yun na, disaster na. Kaya yung iba ayaw gumamit niyan. Meron tayo yung vacuum cleaner. Oo nga, nakatulong siya sa napapadali yung paglinis sa ano sa bahay, lalo na yung mga carpet or what. Ito sa lalo hello, Sir Jerry. Yung user's manual kasi pwede niyang i-ano. Yes, ma'am. Hello? Akala po, nawala lang po kayo kanina. Nawala? Oo nga. Sorry. So, okay na? Okay na po. Okay.
So itong vacuum cleaner, isa sa delikado kasi nga ano eh pag ginamit natin to, yung motor niya dito, syempre mainit 'yan. Pagka gumana, kung nagsak ka ng flammable substance diyan, halimbawa yung mga solvent based na cleaning agent, posible kang mag posibleng magkaroon ng explosion, lalo na kung ang plus point eh mababa. Yan ang ano, yan ang problema. Then pwede rin siya mag-post ng fine dust. Siyempre pag tinanggal na yung ano rito, yung dust bag, yun na. Doon sa naglinis o yung sa gumamit niya, pwede bumalik sa kanya yung ano, yung alikabok o na ano niya, nalinis niya. Ito kasama rin to sa ano, sa isa sa mga dangerous, yung cooking range. Siyempre may LPG diyan na ginamit. O yung iba naman ano eh, meron kasing combination ng hot plate na electric, meron naman gas. So delikado rin siya. Ito sa washing machine, merong mga combination na ano na washing machine na merong dryer, yung heater. Yun, dapat yun na lilinis yun. Kasi ang nagiging problema niyan, pagka yung filter tinanggal, nilinis, tapos hindi na ibalik, yung mga, yung himulmul, no? Yung himulmul dyan sa, ng mga damit na, ano, na nasak nung blower, pwede siyang pumunta ron sa heater. So yun, magkukos ng sunog yun pag hindi mo napansin. Kaya nga yung mga washing machine na ano, meron siyang ano, meron siyang mga lint filter. So dapat yun, regular din na nililinis at regular din na inilalagay. Then meron na mga bagong ano ngayon. Tawag dito is may mga ano na mga touchpad na to or tawag dito yung electronically ano na driven ang mga smart control na. And then naka-interlock na rin yung child lock. Hindi, at yung ngayon ano eh, pagka nasa operation siya, hindi mo siya mabubuksan hangga't hindi natatapos yung cycle niya. So ganoon na siya ka-safe. Yun naman, yung mga ganong features, yun nga, base nga yun sa, ano, sa IEC 60335. Then, ito, yung mga electric mixers na meron tayo. Delikado rin yan. Kasi, ito nga, meron kang rotating ano, rito, mixer, eh, napapalitan din to ng, ano, ng tool, depende kung ano yung ihalo mo. Meron kasing mga ganitong version, walang takip. Wala siyang guarding. So, kung ano, minsan, kung during preparation, nagmamadali, or ano, accidentally, maipit dun sa blade, sa mixing blade. Then ito, isa rin to sa dangerous household appliance, yung electric iron. Ito madalas to mag-create ng sunog eh, kasi nga nakakalimutan. Minsan ano, pumuputok, lalo na sa cabling niya. Then minsan electric shock, gawa ng mga open na wire. Katagalan na lumulutong na siya. Pero ngayon meron ng mga wireless ano eh, wireless version ng electric iron.
mga battery operated pero hindi naman siya ganong efficient. Mga ilan o ilang perasong damit lang, kailangan i-charge mo na. Pero dati sa atin, meron na tayong wireless electric iron. No press. Okay pa ba yung audio ko? Dati uling nga lang eh. Safe yan nga yung wireless eh. yan nga yung wireless natin. Bago pa nila na ilabas to, meron na tayo. yan yung wireless. Correct. Mainit siya pwede nang kakasunog. Oo. pwede ka pa mag-init ng pansan sa ibabaw. Oo, bibingga pwede. Alam na kung anong years kayo, ha? Ah. At yun tayo, nakakaalaman ng edad. Ano na naman to si Joel, eh. Di, sir, minsan yung mga training, nagsasabi ng totoo, eh, dahil sa mga sagot, eh. Oo. Okay. Malapit na rin tayo tapos yung presentation natin. Okay, as a practitioner no or appointed by your company na HSC ka. Paki-mute lang po yung mic. I-easy rin yan, I-easy. I-easy. Oh. Yung mga ganon, lalo na yung mga common appliance na meron tayo sa office or sa workplace. I-summary natin siya sa risk assessment. Kasi nga although hindi naman natin siya napapansin or minsan kasi na neglect siya doon sa listahan ng risk assessment eh. Pagka nagkaroon na ng problema, doon mo lang malalaman na dapat pala sinama or dapat na ipacheck. So at least meron ding tracking. So kamukha kami, sinama din namin siya sa risk assessment namin. Then syempre, pag may risk assessment, i-apply na rin natin yung hierarchy of controls. Kung yung bang in-assess natin na appliance is may problema, ano bang pwedeng gawin doon? Applying yung hierarchy of controls. Then dito sa engineering controls, napaka-importante na lahat ng safety devices, especially yung lagi kasi nasabi, kasi nakita ko yung kung paano mag-pose ng danger yung microwave. Yung safety safety interlocks. Kaya yung mga yung mga microwave oven, kaya yung mga pag yung push button niya sa yung mechanical door lock niya, malambot lang siya ang pindutin. Dapat ina-touch yung button lang, mag-release yung lock niya, yung spring. Bubukas agad yung kasi pag push mo noon, merong mga switches na naka-interlock sa likod na magpapatay dun sa radio wave frequency tsaka sa high voltage. So yun, importante yun kasi gumagana. Tapos yung controls, kung mga yung halimbawa, yung mga keypad, hindi ba siya stock? Hindi ba siya stock up or what? Kasi dito sa UAE, meron pa yung mga old version, yung rotary type na timer. Actually, hindi accurate yun eh. Hindi nga siya talaga advisable. Pero yun ang medyo madaling gamitin eh. Pero ang importante doon, yung safety device niya gagana. And administrative control. Any household appliance na meron, either vacuum cleaner or yan, yung microwave refrigerator. Yung mga cleaners natin sa kumpanya, dapat tinitrain natin for safe use. Lalo na yung vacuum kasi baka mamaya may natapon na flammable item doon sa carpet. Sinabi sa kanya, sige vacuumin mo na lang, binacuum niya. Kung hindi naman Atex proof yung vacuum cleaner niya,
magkaroon pa ng aberya. Then appropriate PPE depende na to doon sa manufacturer's safety instruction na pwede nating i-recommend doon sa user. Ito, kasama doon sa engineering control, natakel na rin to last time pero idinagdag ko lang dito na ma-ensure natin na walang pwedeng mag-bypass nung mga guard. Kamukha nung halimbawa washing machine, papagawa niya sa labas sa service, binypass niya, tapos umaandar yung washing machine, pwede mo pala siyang buksan. So dapat hindi ganun. So dapat ito, pwede rin naman natin siyang magamit yung ganitong method. Cannot get around, under or through or over. So hindi dapat siyang pwedeng ma-bypass. So, okay na press. Ito na yung last natin. Ito na yung a man has made them and a man can make them ineffective or misuse. So, kung tayo rin yung gumawa, so alam din natin dapat so yun din ang dapat ituro natin kung paano yung tamang paggamit. Okay na. All right. Ang ganda pa ang topic na to. Kasi minsan yung mga nag-audit, mga nag-inspect sa mga namin, pag nakita ng mga household appliances, naging electrical hazard lang lagi ang maano. At least ngayon, mas nadagdagan pa yung pwede ilagay sa risk assessment. Oh, okay po, open po tayo for ano? Sir, pwede ba ako magdagdag? Okay, sir. Sige po. Siguro as practitioners pa, mainam po siguro na ma-impluwensya natin yung mga nasa procurement. Gaya nung nasabi nung kasama natin si Sir JP, na kung maaari, ang bibili nating mga appliances or mga equipment ay yung mayroong na-test or for example CE markings or ICC sa Pilipinas. Bakit ka? Kasi na-test na sila. And then prior ng usage, there should be a training kung paano gamitin, yung do's and don'ts para ma-maximize natin yung usage ng mga equipment. And then at the same time, nag-re-raise tayo ng awareness doon sa mga gagamit na they can use the equipment safely. And then importante rin yung reporting kapag may mga nakita silang defective, kundi sila yung competent o walang alam, huwag nilang galawin. And they can report or have the reporting system para naman maayos o matest ng mga competent person yung mga equipment. Yun lamang po. Sir, tama yun. Sir, tama yun. Kasi dito sa atin sa Dubai, meron yung sa Pinas PS, di ba? Dito yung ESMA. Meron kang makikita ng mga air conditioning, dumaan sa ESMA yan. So that means na check, merong mga sampling na ginawa diyan doon sa guidelines pumasa. Sige po, open po yung floor natin, no. Opo. Sir JP, pwede po kayo mag-unmute to share us at least senior ni Sir Jerry and when compare sa Pilipinas, no, ano ho ba yung mas napapractice natin at mas kailangan pang i-improve po? Sa Philippines kasi, meron tayong list of product mandatory under. Siguro, kaya ba akong makapag-share para at least mapakita ko yung website para makita? Opo. Sige po. Sabihan natin yung admin na i-accommodate. Admin, pa-help. Yes po, sir. Okay na. Wala pa. Cannot share pa. Wait lang. Okay po. Try niyo po. Kita na po? Apo, kita na. Sa pyramid setup kasi, meron tayong sinasabing DTI, Department of Trade and Industry Standard, Bureau of Product Standards. Lahat ng mga mandatory kasama yung kanina,
household appliances, kasama po siya. Yung sinabi ni Sir, for example, itong electrical fans po natin, tignan natin. Yung sinabi na IEC, ito po yun. Required po. Oo. Meron kasi tayong bawat standard sa ano, all over the Philippines. Yung international standard, ito yung IEC. Yan yung talagang minemaintain natin internationally. Kahit po nasa iba't ibang bansa po tayo, yan po yung ating tinitingnan. Kahit nasa Dubai, nasa Middle East, nasa US, yan po yung ano. Then next is regional. Sabi sinasabi natin regional. For example, sa Philippines, kasama ASEAN. Siguro dyan yung Middle East. May association din sila. Pagdating naman sa Europe, yung European Union. Yun po yung regional standard. Then next is yung national. Ito. Yung national standard is yung country. Mismong standard po natin. Ina-adapt lang po natin yung IEC sa country. Kagaya po nito, PNS, yung Philippine National Standard po natin. Ina-adapt lang po natin ito based dun sa IEC. Kung ano yung setup po ng IEC natin, for example, 60335- yung sinabi po kanina ni Sir Jerry na 60335, madami po yan. May 1, may 2. Marami yan, sir. Opo, oo. Depende po dun sa appliances. Appliances. Yes po. Ano lang siguro ni Sir Jerry. Yun. Depende lang po sa appliances na i-testing po at saka inspection. Yun po yung ano natin. Then, meron tayong IRR. Ito yung sinasabi natin. Kung sa DOLEP, di ba, meron tayong DO. Meron din sa DTI, yung Department Order. Based po dito yung mandatory national standard for household appliances. Iba't ibang appliances, kasama din po. Hindi lang po household appliances ay yung sa mandatory. Meron din po tayo sa construction. Yung mga lighting, yung mga wiring, yung ating steel products, kasama din po yan. Yung mga steel pipes, yung mga semento. Oo. Kasama po yan sa meron dapat PS mark. And dapat meron ICC, yung import commodity clearance na sinasabi natin. Galing po sa abroad. Ito po, yung mga household appliances. Hindi na natin isa-isend kasi na-discuss na rin naman po ni Sir Jerry yung iba na natin. Then, sa bawat ano po kasi, sa bawat mandatory certification, meron tayong mga qualification. Kagaya sa atin, meron tayong qualified na testing laboratories. Sila po yung nagtetest. Kung di yan, Sir ano, Jerry, meron testing. Dito rin sa Philippines, may nire-recognize. Sa ngayon, makikita nyo naman po ito sa BPS website natin. Yun po yung sinabi ni Sir Jerry, yung lahat ng mga testing, dielectric, insulation, sila po yung nag-test. Sir, kinocover yan. Kahit naman yung ano eh, dyan din sa atin, di ba? Yung kamukha ng mga mobile phones. Bago i-ano yan, yes po. Sinesertify din ng NTC yan. Dito ganun din, yung TRA. Dito naman ang nagsesertify is si ICC. BDIPS. DJI. Yun yung ano. Naka-affiliate kasi ako sa isang ano, recognized testing, recognized auditing at saka recognition inspection. At the same time po, is qualified din po tayo. Kasi nag-audit din po kasi tayo. Nag-audit po kasi din tayo nung ano, nung sa auditing. Yan po. Naka-affiliate kasi ako kay SPIA. Kaya alam ko din yung, hindi naman totally alam, may knowledge related dun sa mga testing. Lalo na sa mga house appliances. Iyon yung ano natin. Yun po. Ayos, ang ganda, yung shiner nyo po, no? So, isang basic sample, no? In relation sa safety. May mga charger, okay? Nabanggit kasi ni Sir Jerry yung cellphone, no? Of course, yung cellphone, may charger yan. Ngayon, isang nagiging kosya ng explosion tsaka ng mga sunog din, no? Sa kotse, sa bahay, no? Ano kaya yung mga nagiging problema? Underman ba ang DTI to
to monitor or intensify yung campaign para ano, or may mga lumulusot lang talaga? Merong ano kasi, ngayon kasi ang mandatory, pero may mga products, for example, yung air fryer, siguro ngayon ongoing kasi yung ano niya, inaayos kasi more on kasama sa household appliances. Halos kano lang din siya ng ano eh, ng oven kasi, or ano, ng oven kasi more on ano, radiation yung kanyang heating. Kaya po ano, okay, pinag-aaralan. Pero more on mobile kasi, more on sa NTC naman siya, sir. Sir Alvin. Yung doon naman sa ano, I mean sir, okay, controlled ng NTC no, but yung I mean when it comes sa testing po, as you mentioned, no. Opo, kasi kung hindi dumaan sa DTI for testing o sa mga approved or accredited ng DTI no. Yun yung dapat na maging idagdag natin ng awareness. Oh, sir. Kasi yung ano, yung power supply na yan, kinover din yan sa ano, sa IEC 60335. Ang nagiging problema kasi niyan, kung bakit yun nga yung tanong mo kanina no, bakit isa yun sa mga nagiging culprit sa sunog, nagiinit. Una-una kasi diyan, ang una ang isa sa napapansin ko, ang tinitingnan kasi ng tao yung price. Eh. Yes. Hindi na sila pupunta rin sa brand. Second, yung hindi sila aware na kung ano dapat yung compatibility issue o yung kasi dapat kung ano yung battery mo or ano, dapat yun din yung capacity ng charger mo. Second, syempre, meron tayong mga black market. Isa yan sa nagiging problema. Totoo. Oo. Kaya nga isa rin dapat sa goal talaga natin. Yun nga, para ano yan eh. Dati may Betamax, then naging VHS. Pumasok na naman tayo sa edad ni Joel, no? Then ngayon, yung Blu-ray. Ngayon, download na lang yung mga Adobe, mga smart TV na, no? Oo. So, ganun din sa safety. Meron tayong health and safety. Ngayon, papasokan mo ng environmental management system. Ngayon, quality, di ba? I mean, kailangan talaga. So, yung quality talaga, yun ang magiging ano natin, challenge when it comes sa mga, ano. Kasi yung sa market sa atin sa Pilipinas, meron tayo, may ito hindi. Kasama na ng kultura yun, bibili ka sa bangketa, sa mga sidewalks, sa mga pale-palengke na, di ba? Na, obviously, hindi dadaan sa ano yan. Sa mga required na requirements ng mga testing no sa mga accredited. Tama po ba Sir JP no? Sir Jerry. Oh, tama 'yan sir. Kahit naman dito meron ding mga ano, makikita mo diyan sa market ay bebenta nila na mura kasi syempre gusto nila i-push 'yun eh, yung stock nila na ano. Kahit doon sa ano Sir Alvin, Sir Jerry, dito kay DTI meron pa rin nakakalusot. Pero yun nga lang, kita kasi pag ano eh, lalo na yung sticker kasi, yung sticker kasi nila talagang ano, maganda yung ano, may hologram at saka merong security features na hindi magagaya ng ano. Yun yung kagandahan dun sa ano, sa XCC at saka sa PS Mark. Yun sa rin. Sana siguro. Sana din sir sa ano, sa NTC. Mas mag-tighten sila ng ano. Sa NTC na kasi yung mga charger, mobile, dito kasi. Okay. Pati po sir yung mga testing, sila na lang nag-manage nun, nilabas na sa DTI po. Okay. At least, no? Dapat pa na makakuha tayo ng ano, maka-invite tayo ng trainer sa NTC. May mga tanong po yata din. Sir JB, salamat po. Ang ganda rin ang share niyo. Dagdag. Parang nabitin tuloy kami. Parang may dadagdag po kayo siguro sa mga next session. Magdagdag tayo pa. Dagdagan natin. Actually, marami siya eh. Pinili lang natin yung ano, sir. Common. Common ba? Na, totoo. Kasi yung oras ano limited. Ano kasi, sir, sa mandatory talagang sinakop lahat. Ultimong sir, construction supplies kasama sa mandatory requirements nila. Yung mga binibili nating steel bars, yung binibili nating semento, kasama yun sir, merong ano requirements. Yun sir. Sa kasama mo ba to sa ano, sir, sa parang hindi siya kasama sa module ng
ng Bosch, no? Sa mga mga ano. Part, yung, dapat siguro ibang, ito yung mga merong ibang ano sir na sir ano na STO na sinasama yung product safety. Ayun. Ayun, product safety. LCM na, oh. LCM na siya sir sinasama. Yung, ah, sa LCM sa loss control. Oh. Oh. Kasi may na-manage na natin eh itong mga itong ano. Sir, ayos, ayos. Maganda, maganda. Tsaka itong ano sir, diniscuss natin parang extension na lang din po ng ano eh. Kasi syempre, kung nag-iisip ka, puro work, nag-ano ka sa workplace mo. No? So, extendin natin hanggang doon sa bahay natin. Syempre, family na rin yung nandun. So, extend natin yung learning din sa kanila. At least aware. Sir, may tanong po sa group chat na from Sir Jeremiah. There's an instance sa office na nasira ang microwave oven. Na-check ng technician and nalaman na may problema sa HV capacitor. Kaso ang problema, ang same spec ng capacitor is phase out na. So, ginawa ng technician is nireplace ng medyo upsize ng capacitor from 0.78 to 0.8. Nagawa na naman, sir, and sa ngayon gumagana. Tanong ko lang po, if safe pa ba yun na practice? Safe yun. Kasi unang-una, yung mga capacitor kasi na ginamit. Meron kasing ano eh, factory set kung tinatawag. Halimbawa, meron kasing mga electronic or component or device na hindi mo siya eksaktong mabibili sa market. So, especially manufactured lang yon para sa ganung company, sa mga branded. So, dun sa capacitor, meron tinatawag na tolerance. Nakasulat yan dun sa nameplate niya, yung plus minus 10%. So, nasa boundary pa rin naman siya. So, ang ano dyan, halimbawa, nasa 0.07 ka, papalitan mo ng 0.08, nasa ano ka pa rin, nasa boundary ka pa rin. Kasi ang importante dyan, yung, isa sa importante rin yung voltage. Kasi baka mamaya 0.007, ang capacity niya lang is na mag-hold ng energy is 400 volts. Eh, ang transformer mo, 14 kV. So dapat ano siya parehas din doon sa ano okay lang na magbago ng konti doon sa capacitance. Okay na okay okay po ba na ano satisfy ba yung ano yung tanong? All right, okay naman po siguro pwede ho kayo mag-unmute po. Ah, okay naman Sir Jeremiah sabi niya. Okay. All right. So may iba pa po bang mga katanungan? You can just open your mic po or type your questions sa chat box po, no? So far wala pa po tayo, wala po tayong tanong from Facebook, naka-live po tayo sa Facebook. So meron pong tanong dito, ano raw yung frequency ng paglilinis ng water dispenser? Any advice po? Depende nga yan sa ano eh. Pero kami, ginagawa namin dito is weekly. Kayo na rin yung pwedeng mag-set ng frequency niya kung gaano yung routine sa pagliligo. Siguro, siguro consider niya rin, Sir Jerry, yung location ng yung placement ba kung saan mo nilagay. Kasi may mga construction activities na meron lang shaded siya, nandun na yung water dispenser nila. No? At meron din naman lugar na may katabi na mga basurahan, may mga ipis-ipis ng cockroach or whatever. No? So isa po yun sa ano. Sige po, baka meron pa ako kayong tanong at samantalahin na natin. FYI po, no? Ito po yung last training natin for this year. And January ho,
ang start uli ng training natin at medyo may pagbabago sa araw, baka maging Saturday tayo o Sunday. Depende ho sa magiging ano. Dahil nagbago na rin ang pasok dito sa Dubai. Opo. Admin, mayroon pa ba mga tanong? Pabasa po yung chat. Nag-raise po ng hand si Sir Gerald. So, baka may tanong po siya. Sir, sige lang po. Open your mic po. Good evening, ma'am. Good evening, press. If you may allow. Ay, good evening, Gerald. Good evening. Ganda ng topic. Titignan mo, kala mo simple lang. Pero talaga napakahalaga. Hindi lang sa matanda. Dapat expounded sa mga bata rin. Which is related sa question ko, sir. If you may allow two questions. One to Sir Jerry and one to Sir JP. Okay, sir. Sir Jerry, siguro ay Sir Press, pwede rin sagutin to. I don't know kung possible ba, kasi di ba sa mga toys natin, dumating yung issue, no, na, yun nga, nabanggit ni Sir Jerry, o JP to one, kanina, naririnig, painggan ko din, na may mga toys na nakalagay na not suitable for diyan maglalagay ng mag-i-indicate ng numbers of years, no, 3 years old below, something like that. I don't know, sa appliances natin possible kaya yun na maglagay din sa mga ano na mag-operate nito dapat at this age above, at tapos be recommended at dapat ina-advise ng mga mas matatanda kung paano gamitin, kasi di ba normally tayo sa bahay maging anak, mga anak natin, sila na rin inutusan natin mag-operate, no, all of the appliances as much as all we have. Ngayon lang natin nalaman, ako admittedly, ang daming mga dapat pang alamin natin, mga possible hazards that may happen. Eventually, sooner or hopefully not later, hopefully not sooner, tapos mapalitan na natin. That's the first question, Sir Jerry. And sige sir, sagutin muna ito. Sige sir, kayo muna. Sagutin ko muna. Yung ganyan kasi, no, halimbawa, yung sinasabi mo yung bata na ano. Meron kasi yung ano, kamukha sa micro sa washing machine, naka-feature na yung ano, yung child lock. So dapat yon, yung child lock is hindi siya kumbaga totally protect yung bata na hindi siya ma-operate. Kaya nga kahit ikaw pag nilagay mo sa child lock yon, hindi mo siya mabubuksan. Kaya nga yung mga bagong appliances ngayon, washing machine or top loading or front loading, hindi mo yan mabuksan yung front cover niya hanggat nag-ooperate siya. Doon naman sa top loading, pag binuksan mo yon, titigil yung spinning niya. Meron ding mga top loading na may child lock. Pero merong ano regulation din na from IEC na hindi siya sa 60335 eh. Merong iba silang regulation na tinakel nila yan. So possible okay, pa rin ganun sir. Okay sir. So yung kay Sir JP naman, I don't know Sir JP kung scope ba sir mong... Good evening Sir JP. Ganda sabi nga ni press, maski ako nagulat ako dahil ang dami pa palang ganong provision ano, pero to be in particular, let's say example lang sir, ano, umattend din ako one time talks particular do sa engineering, may isang university ako inaatinan, yun ang specialty nila, specialized more on electrical engineering in safety, and then nag-discuss sila about that. Natanong ko kasi in-encourage nila tayo talagang kami doon sa talks na magkaroon kami ng time para doon sa electrical code, no? Philippine Electrical Code. It should be based from all those Philippine Electrical Code, from the standards and the regulations up to the market. So natanong ko, isa doon sa safety, sir, sa mga ano, dapat na sinusunod, about doon sa three prongs, no, na ginagamit ng mga plugs natin. Which is, alam naman natin, I alam ko, sigurado ko na sa lahat ng participants dito, alam naman natin purpose ng third prong. Napag-usapan din doon, may mga plugs din, may promise, ang peke rin. Eh. Pag hinugot mo yung third prong, wala naman yun. Eh. Parang ano lang, cosmetics lang. And then sabi ko nga, tinanong ko, since nag-encourage kayo sa atin na dapat naka-adapt tayo sa Philippine Electrical Code, how come hindi siya nai-influence ang market? Wala bang control ang PIC, ang Philippine Electrical Code sa mga market
na dapat lahat ng mga appliances natin is designed from that, no, mga three prongs. Pero bakit meron pa rin sa market two prongs available, no? Parang walang nangyayari. So yun lang, I don't know kung mababaw ko yung tanong niyo, sir. Thank you, Sir JT. Sige. Kasi yung nakalagay sa 60335, halos ano lang siya, more on testing. Yung ano, yung sa plug, kung mapapansin mo, kung bibili ka ng mga yung mga extension cord, automatic 'yun, nakaano, naka-ano 'yun, three plug 'yun. May ano 'yun, may grounding. Pero yung mga appliances, yung galing abroad, more on talagang minsan tatlo. Dito merong mga dalawa, merong tatlo. Kaya kung napapansin mo, may mga, di ba, meron tayong parang ano, switch plug din na tatluhan. Kaya yung isa, kung napapansin nyo, meron parang may naka-ultaw na ano, the bakal. Yun yung pang earth ground. Doon ilalagay sa ano, manually, kung wala talaga na ano. Pero yun nga, pwedeng ano, isama, pero tingnan ko din sa ano, sa 63005 at saka dun sa iba pang mga standard, lalo na sa ano, sa more on sa electrical. Pero pagdating sa mga cord, mga electrical cord, pagdating sa mga ano po natin, sa iba, kagaya ng mga extension cords, sockets, yan, talagang tatlo yan. May earth ground yung ano natin. Pero yung sa mga household appliances, hindi ko ma-assure. Kasi during audit ko din ng mga iba, merong dalawahan. Merong tatluhan. Meron talagang dalawahan lang yung ano. Kasi hindi pa aware din yung ano, yung household related dun sa ano, sa plug. And minsan nga, yung sa bahay mismo, hindi rin aware na kung nasaan yung ano, yung grounding. Yun yung mahirap kasi din minsan. Totoo. Kasi minsan talagang kahit yung ibang mga kasama natin sa bahay, hindi alam kung nasaan yung grounding. Yun yung dapat unang malaman din ng mga kasama natin. Yung iba nga sir, pinuputol pa eh, no? Para yes, maging dalawa. pero dapat hindi po siya putulin. Yun yung kasama. Salamat po, Sir JP. Salamat po, Sir JP. Salamat po. Ganda yung tanong ni ano, Jared. Pero sir, no, yun nga, yun nabanggit ni Sir JP, no. Ano bang parang sa electrical code natin, no? Na ano ba yung pinaka-standard, kasi as you said na sa mga audit nyo mayroong mga two prong, may three prongs na ano na resepta kin and request yung mga plug, no. Ano ba sa standard ho natin, kaya hindi natin na ano, no, dapat kasi naman eh. Oo. Pero pagdating kasi sa mga extension cord, nakatatlo siya. Extension cord ah, yung more specifically kasi nakapag-audit na ako ng ano related sa extension cord na ano na company. Meron din dito sa Philippines. Requirements talaga 'yun, tatlo. Tsaka dapat may fuse siya, no. Yung, fuse. Opo. And yung wiring niya is tatlo din, ha? Hindi yung, di ba, minsan may mga wiring, dalawa lang. Tatlo yung ano, mismo yung wiring niya. And during din yung sa ano, testing ng mga wiring ng mga yun, talagang nagde-destructive up to 200 degrees Celsius. Inaano yung wire. Talaga sinusunog. Hanggang sa ano talaga, kung hanggang saan masunog yung ano, yung mga wiring. Kaya nga yung iba, pag mga substandard yung wiring natin, sigurado, at hindi na gawa ng test, hindi po yun na testing, is yun, mag-uumpisa na yung fire po and explosion. Yun yung ano, kagandahan pag na-test po yung mga products po natin. Pero yung, pero sigurado po sa extension cord, meron po yan. Yung iba lang po, hindi siya namamandatory sa mga household appliances natin. Pero yung nga, lahat ng testing na sinabi din ni Sir Jerry, tinetest po yun. Yung lahat na yun. Yung po, Sir. Ayos, no?
Ganda-ganda ng topic. Tama sabi ni Jared, pag ganto-ganto lang, di natin akalang napaka-importante pa. No? Pero based sa analysis ng discussion natin, no? Dito nakikita natin yung, doon pumapasok pa rin eh, yung sa purpose natin lagi na ma-elevate yung quality health safety and environmental standards sa atin. No? Kasi papasok pa rin dyan. Halimbawa, i-relate natin, okay? Yung household appliances, electrical appliances, sa workplace mo na lang, no? Yung pinaliwanag ni Jerry kanina na risk assessment, yung senior ni Raul kanina na nagkaroon ng purchasing policy, no? So yun yun, ano yun, yun nagko-complete ng isang management system eh. 'Di ba? So yung tanong naman ni Gerald na dapat magkaroon ng parang sino yung dapat gagamit, no? Doon naman pumapasok yung control measure mo, 'di ba? Paano mo? Eh, syempre, for you to be able na mag-apply ng control, magkakaroon ka muna ng inspection. Then yung sinasabi naman ni Sir JP na dapat mag-audit ka rin, di ba? So, yun yung ano. Kaya, ang ganda nung discussion na to. Sayang, na-miss nung iba, no? Kasi, iba vacation mode na eh. Holiday mode kasi, oo. Oh, eh. Pero we are lucky. Thank you, ano? Thank you, Sir JP. Nako, ang swerte na feels, ano? I mean, na-tempo rin, no? Na nagkatapat pa kayo ni Sir Jerry na mga expert ba sa mga electrical ano appliances as well as sa mga standards, no, sa mga testing. So may message po yata si ano si Sir Noel po. Ma'am admin, ano po yung message? Ang sabi po ni Sir Noel dito, kadalasan po sa installation sa Pinas, 2 wiring 3.5 mm po ang lang po sa mga power outlet, wala ground wire sa mga bahay. Hindi ganun kahigpit ang Meralco or LG use inspection. Kaya sa palagay ko, hindi safe ang mga appliances po sa Pilipinas. Yun naman po ang comment ni Sir Noel dito. Thank you Sir Noel, no? Oo. Yun yung sir yung ano sir, yung kaya kailangan talaga ho natin pa na I mean ng maraming trainings na tulad ng organization natin, no, ng PhilSA at iba pang mga organization din, no. Hindi naman lahat tayo makakapag-deliver ng ano, marami rin silang kayang gawin o i-share, no. Pero yun nga, makakatulong ho tayo sa gobyerno, sa mga LGU kung mapaparating natin na ito yung mga tamang gawin base sa standards, base sa ano, sa quality, 'di ba? At pwede nating ma-improve o makatulong tayo sa pagdagdag ng ano, ng mga ano ba to, regulation, 'di ba? So malaki po tong anong to. All right.